Bako po iba? 150, 200. Anong cost niya kung hihingi? 3,650 for the process. Anong ina-applyan ninyo? Janitorial po kami. Ang laki naman, 300 janitorial lang. Ang pangako po sa amin, 2 to 6 weeks makakaalis na, inabot na po ng 8 months. Tawagan ang Vice Admin, marami to. Marami. Yung iba na sa hard-earned. Ikaw ba si Ms. Andabo? Yes po. Eh, nareklamo ka ng mga ko, marami dito. Sampo. Ng mga tao, hindi mo rin sila napaalis. So, nanginil ka na ng 250,000. Ano po ito? Sir, ano po yan? Marami na po kami na patikoy, sir. Hindi po namin kasalanan yun. So, hindi siya nagigiwan yun na. Hindi po 250, sir, ang ilan dyan. 150 lang po sa work of work dito. Eh, may nakapagpapalang sir, isang kahapon may napatid po kami dalawa. Dalawa? Ang laki sa amin ito? Ano? Ano? Wala po kami maraming applicant, sir. Iba, teka muna, bakit ka naningil ng 250, 150,000? Wala po ko naningil ng 150, sir. Ayan o. 150,000 para sa what? Like janitorial? Ang dami nila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po. Ilang talaw po ang ipon namin napapalit. Ganito na lang, ano? Yes, magharap-harap kayo tayo sa POEA. Sige, sir. Wala naman akong mag-iipang kayo, sir. Kasi mayroon kami na-order yan, sir, sa mga yan. Sige, kailangan mo nang i-refund yung mga yan kasi ayaw na dalaw sila talagang makita. Ibig mo sabihin yung case sa Cayman, sandali lang po. Yung Cayman na nag- ang naniningil sa kanila? Yes, sir. Doon po kami nagulong. Actually, sa mga working permit kasi ang working permit, sir, is 150. Parang hindi... Hindi ka ba paniwala? Bakit yung employer nila ang magniningil dito sa kanila? Pabiran yung sinuwaan. Yes, sir. Alam naman yan, sir. Di ganito na lang, magkita-kita lang tayo sa POEA para malinaw-linaw dito. Mas maganda yung sa harap-harap tayo sa kay Administrator Olalia. Ha? Sige sir, wala naman po problema. Okay, sige. Baka naman hindi ka sumibot. Ha? Sir, bakit naman ako sisibot? Ay sarili akong inisigit po yung pagpapalit namin ng Cayman. O sige. Thank you. Ano? Magandang hapon. Meron nga ang dami dito. Ang daming nagre-reklamo tungkol sa mga agency. Hindi na papaalis. Nangigil ng malaki. 150,000, 200,000 peso. Meron namang isa. Meron iba. Passport. Ito? 195. Meron namang iba yung dalawa. Passport. Yung passport naman ay isa uli. Opo. Hindi, ganito po. Isasama po ko sana para sa pag-usap ko sa yung confrontation. Eh, magbigay kayo ng date. Sasamahan ko po itong mga ito. Pero iba-iba pong buwan ito eh. Isa sila niya. Hard-earned. Excel Green Card. Oh, Excel Green Card. Excel Green Card, Hard Earned. Ano pa kaya? Abundant pa. Tatlong agency isang nareklamo sa amin dito. Sige po, maraming salamat ha. Salamat po talaga sir. O yan, dali. Pasalamat sila sa iyo. Salamat po sir. Ayan. Okay, sige. Salamat po. Good afternoon. Si Marie Sermon. Opo. Hi. May agad ako ng tulong kay
Sir Conrad na makunta kita. Opo, ito na po ako. Nung tinawagan mo ako, sir, napigla kasi ako kasi hindi ko alam na mayroong ganun na. So, ang ginawa ko, nung nakuha ko na yung big galing sa inyo, itinawag ko na doon sa employer ko. Ang mga tao, ang nireklamo nila is yung refund. Ako kasi agency bilang agency na ako naman talaga ang humarap dito, ako talaga ang makapag-abot sa mga yan. Kaya nga gusto kitang makausap talaga kasi wala kang pera na isa sa uli sa kanila? Hindi naman yung tungkol sa pera kasi yung sa pera naman, pwedeng naman magbalik ang payment. Kaya nga, pero kailan mo ibabalik yan? Kawawa naman yung mga tao. Alam mo ba kung saan ang gagaling na lupalok ng Pilipinas? Actually, yung sa Cayman, hindi talaga marami ang na-hire ko dito. Kung ngayon, halos lahat ng iba dyan, na-integrate ko na. Ang natitira ko na lang dyan sa kanila, sir, is siyang mga 9 na lang yung mga yan. 9, 10, 10. Di ba ito ang sabi ni, di ba ito bukas mag-uusap? Bukas mag-uusap, pero kung ayaw mo mag-uusap tayo dun sa POEA, mas mabuting dito na lang tayo, pero dalhin mo na yung mga pera doon sa mga tao. Kawawa naman eh. Ang gusto ko namin makuha na yung pera na lang para sa ito sa mga tao. Ang sabi ko sa taga-PUA na, alam ko yun kasi dahil... Sige, ganito na lang. Magkita na lang tayo sa POEA, ha? Sige lang. Kasi ma'am, ang tagal nitong sinasabi mo, Cayman. Ikaw naman na, ma'am, ito naman... Ikaw naman, ma'am. O sige, ganito na lang para wag na tayo magkakas kasi ako ay hindi po naniniwala sa inyo. Sa launa ko, makita na lang tayo sa POE. Sige po. Sige, sir. Gusto ko nga mag-explain sa sarili ko, sir, pero hindi ko naman ako pinapaniwalaan. Paano kung papaniwalaan? Kailangan nga, magbigay ka na ng pera. Bigay mo na lang yung pera sa kanila. Yun naman talaga ang pinaka-the best na gagawin. Yun na nga. Yun ang kwan. Yun, maniniwala na ako sa'yo. Pika ba? Isumbong mo kay Tulfo.